Regina Philipp, dar vă gat hit am vida sa! Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik. Pag sa mga kaibigan nating ayutagin mo yung hapon tong ninjong tanan, kayo ho ba'y mahilig makinig ng drama sa radyo? Hindi ba talaga namang nakakadala ang mga tinig at sound effects na naririnig sa bawat eksena? Dati ho, mga matatanda lamang ang pumapapil sa mga dula sa radyo. At sila na rin yung nagboboses bata. Pero ngayon, aba, hindi na ho patatalo ang mga totoong bata. Dahil sila na mismo ang umeeksena sa Radyo Bulilit. Kung dati-rati ay nangangailangan pa ng matatanda para magboses bata sa bawat drama o komedyang ating napapakinggan sa radyo, ngayon, meron na talagang mga bata na siyang nagbibigay buhay sa iba't ibang karakter sa mga istoryang isinasadula. Tulad na lamang ang grupong ito na umeeksena sa programang Barkadahan sa DZMM AM Radio. They are very intelligent kids, no? At they started with me. Ever since we started the show, may potential sila sa drama, sa dubbing. Tay, tay, namay yung kalaro ko, nagbigay lang ng abuloy sa kulubi. Tapos ginulpi na ng tatay niya. Yun lang, pinalo na ng tatay niya? Talagang ganyan, dahil natinig ko. Sumasali po ako sa contest dati dito, yung radyo-radyo po. Parang pag walang contestant ako yung sinasali. Bawat istorya, bawat tinig na ating maririnig sa programa ay katumbas ng isang buong linggo ng masinsinang pag-iensayo. Ulan muna nagbe-brainstorming kami. Ayan sila, Ayla, yung mga grupo ko. Ano bang magandang... Kung uso ngayon. Kaya naman, ang programa nila ngayon na mamayagpag at tunay na kinagigiliwan ng mga tagapakinig tuwing araw ng linggo. Sinidolo ko si Neil Ocampo ng DZMM. Ginagaya ko po ng mahal si Mang Tonyo. Sabi niya, anak eh, magdasal ka laro, sabi ko kay Mama Mary, anak. Tapos mag-totongress niya, alam naman eh, huwag ka naman pagay-anggay ang diyan. Siyempre, proud po ako kasi sa dami ba naman ang may talent sa pagkanta. Kasi ako po yung nakapasok din sa DZMM, sa radyo. Narinig rin ang kanilang mga tinig sa iba't ibang mga programang pangbata sa ABS-CBN Channel 2. Sabi nila na medyo nahirapan na daw yung mga matanda kasi minsan pag nagbabasa sila ng script, di ba, minsan malabo na yung mata nila. Yung boss namin, kaya pa namin magpalit ng maraming boses at saka nababasa pa namin yung malino yung script. At dahil na rin sila ay napaka-talented, yung mga dating saling kit, sila na ngayon ang bida, mapatelebisyon man o maparadyo. At malay mo sa kanilang paglaki, maging katulad sila ni Martin. May pera sa boses. Ibig sabihin, kung may boses ka, kikita ka. Yan ang pinagpabuhay ko sa mga anak ko, pamilya ko, yung boses ko. Ang programa ng Barkadahan ay inyong maririnig sa DZMM AM Radio sa 6:30 sa inyong talatihitan tuwing araw ng Linggo, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At kung gusto niyong sumali sa Barkadahan, magtungo lamang po dito sa ABS-CBN at hanapin si Mr. Joey Galvez. Ang isipan sa science po ang ham tayo na sa siniskola lupin natin.